Nay, ano pong naging dahilan ba't nagkaaway-away po kayo ng mga anak ninyo? Away talaga, away mga magkakapatid. Okay. Stress na po ako sa kanila. Walang pinipiling oras kahit madaling araw. Ano pong pinag-aawayan nila? Ba't yung sila nagkakaganito? Minsan may problema sila sa pera. Sir, bakit hindi niyo nirespeto ang inyong nanay at meron pa kayong ganang palayasin sa mismong pamamahay niya? Yun ang totoo na pinanayas namin siya. Bakit niyo minumura itong nanay niyo? Nakaupo po ako. Binibidyo niya po yung bawat sulok ng bahay hanggang taas po. Kahit na anong gawin niya sa bahay niya, wala kayong pwedeng iangal dahil she has the absolute right to the property. Ma'am. Sir po. Ganito na lang po. Total, nasa tamang edad naman itong mga bata. Baka pwedeng magkanya-kanya na lang sila kaysa nagsisiksikan sila dyan sa napakaliit na bahay. Apo. Okay, pupunta kami dyan para pag-usapan, kumbinsin yung iba pang kapatid, ibenta na lang property at maghati-hatian at magkahiwa-hiwalay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sige. Magandang hapon. Salamat po. Simula ho nung nagkausap ho kayong magkakaanak sa radyo with Idol Raffy. Hindi ko pa rin matanggap na lahat ng pangyayari. Lagi nasa isip ko, sa dibdib ko, parang hindi ko mailabas. Masakit talaga ang ginawa nila sa akin. Napakasakit kasi hindi ko akalain ganun gagawin nila sa magulang nila. Hirap. Gabi-gabi nagdarasal ako. Sana maayos na lahat, mabago naman ang isipan nila. Kasi para sa amin lahat ito eh. Ako ang tumayong ama't ina sa kanila. Hanggang ngayon, hanggang sa nag-asawa sila, nagkaanak, nasa akin sila. Ayun nga ba, masamang ina ako para sa kanila. Lahat ginagawa namin mag-asawa kahit hindi niya tunay na father yan. Tinuring niya na parang tunay na anak yan sila. Hindi ko alam sukat akalain na ganito mangyari. Hindi namin napapag-usapan lahat ng problema kasi may mga taong umahadlang sa amin, pamilya. Ano ba ulit na talaga ang pinag-ugatan nito? Bakit nagkaroon ng nag-video ka and then nung binivideohan mo na sila, saka sila nagmumumura? Bumalik po ako gawa ng kamatayan ng nanay ko. Nung inakot ko na po yung mga gamit ko, dala-dala ko po yan lahat, babalik ako sa bahay ko. Minagsalitaan ako rin sa anak kong lalaki. Sabi niya ganun, bakit bumalik-balik ka pa rito sa bahay? Napakasakit para na narinig kong ganun. Sabi ko, bakit ganyan ka naman magsalita sa akin? Bahay ko to, natural, babalikan ko to. Kasi nahihirapan na rin kami roon. Sabi ko, umuwi pa salitaan ng ganyan, Christian. Tapos ang ginawa ng ng anak ko, nagsumbong sa ate niya. Nandito na naman yung purwisyo. Sakit diba? Lahat naman ng bad words, sinasabi na. Sabi ko kayong ganyan, maawa kayo sa amin, may kapatid pa kayo, maliliit. Sabi ko ganun, hirap na kami doon kung tutuusin lang, hindi kami namumuruisyo. Kaya lang, karapatan namin to eh, karapatan ko to bilang isang anak eh, na nandito ako sa bahay eh. Hindi ko maatim yung mga anak ko pakalat-kalat kahit saan-saan na lang kami. Hirap ako maghanap buhay ma'am, hindi ako mapaghanap buhay. Then naglalakulakulaw ako ng paninda. Pero ma'am, saan ho ba kayo galing na bahay? Bakit nung bumalik kayo, bigla kang sinabihan na bakit ka bumalik? Saan ho kayo galing? Sa Paco po. Bakit kayo nasa Paco? Kinuha po ako ng classmate ko, dito muna kayo. Hanggat may, kasi nangangalim buhay namin, may nagbanta sa amin, mga side ng kapatid ng asawa, ng kapatid ko. Kaya nung manis muna kami rito, doon muna kami pinatira uli. Tapos yung medyo lumamig-lamig na, kasi pulsulpot na lang ho kami rito. Kukuha kami ng damit, kukuha kami ng mga gamit ng mga bata sa school. Doon dyan na lang ho online. At takbo na naman ako sa school, ang hirap. Hindi ko na kaya to, sabi ko ganun. Bahala na, nasal ako na nasal, bahala na sana matugunan ulit ako ni Sir Raffy Idol. So nung kung pinalayas kayo sa bahay, ba't ho kayo nag-decide na lumayas? Hindi ho kayo nilaban nyo na yung karapatan nyo. Nilaban ko po, kaya lang ang ganun ang ginawa nila sa akin. Nag-inom muna sila sa bahay bago sila mga nagwala. Nag-inom man sila, nilakasan nila yung TV. Nagpatugtog sila kahit nag-uusap kami. Parang na binabastos nila ako para hindi ako makapagsalita sa kanila. Lumabas ako dahil hindi ko maatim yung ginagawa eh. Parang maano lang ba yung maputulay yung ano nila sa akin. Sabi niya, Mars, yung mga anak mo, nag-iinuman na naman. Baka awayin ka na naman. Saktan ka na naman ng mga anak mo. Umiwas ka muna dyan. Kasi
kilala mo yung mga anak mo, kapag nakainom na yan, magwawala na yan. Nung binidyoan ko po yung bahay ko, papagiba raw niya yung mga pinagawa niya. Sabi ko, bakit nyo kailangan ipagiba? Hindi ko naman kagustuhan na ipagawa nyo yan. Ako, dapat din nyo pinapagawa, sayang ang pera nyo. Baka mabenta yung bahay na yan, mauuwi sa wala. Sabi ko gano'n sa anak kong babae. Eh, ngayon po, binababayad niya po sa akin. Bayaran ko lahat ng pinatiles niya. Sakit sa akin, lalo makuha na buhay. Nagtitinda lang ako, may pangkain lang kami. So, babayarin mo ko. Sabi ko, bakit gano'n kayo? Pinapabukod ko lang kayo dahil pamilyado na kayo. Ang dami natin dito siksikan. Natutulog kami sa hagdanan. Ang bata, naawa ako. Nagdagay kayo lahat ng kwarto. Eh, paano naman kami? Paano kami? Sabi ko ganun. Kaya kinausap niyo po yung mga anak ko. Bigyan niyo naman kahit tulugan lang ng nanay niyo sa kanong kapatid mo. Kahit kami, bahala na kahit saan kami. Sabi niya ganun. Hindi siya iniintindi, binabaliwala siya. Nag-EML lang, lahat sila binabaliwala. Parang binabastos din siya. Kaya nagalit na siya po. Hanggang sa nagka-iringan na lahat. Nagka-iringan, nag-uwi sa gulo. Yun nga po, nagwala na sila hanggang lahat ng gamit ko, pinagwawasak yan, sinira-sira. Lahat, pinagtatapon sa labas, sinitsa lahat nila yan. Itapon lahat ng gamit nila. Sabing ganun ng anak kong panganay. Dapat yan, hindi nyo na pinababalik dito yan. Sabing ganun. Hindi nyo na pinababalik dito sa bahay na yan. Sabing ganun sa akin. Hindi ko maatim, ha? Hindi ko maatim talaga. Sige, ma'am. Sa tulong po ni Cap at ng mga kabarangay natin dito, eh, susubukan natin lahat ng ating makakaya para ho, makabalik na rin ho kayo sa bahay nyo. At kung the day na maibenta, eh, yung pera ay makuha nyo ang amount na dapat sa inyo. Okay po? Abang di pa po nabibenta, bansamantala, uuwi muna kami yes, ng mga yes, anak. Yes, yes. Yun ho, gagawin ho natin lahat ng paalisin na lang muna sila. May bahay naman sila. Sige po. Yung pinakang nangyari and bakit naging mitya ng away yung sa bahay ninyo? Pilit kaming ali, pinapaalis doon. Pinagtatabuhin eh, walang-wala din naman kami mapupuntahan. Kaya humantong talaga doon sa hindi magandang pangyayari na yun. Bakit may involved na namura daw si nanay? Bakit minura daw si nanay? Pare-pares lang naman nagbitawan din ng mga salita eh. Pagkamura niya, hindi nagmurahan na kami. Talagang pilit niya kaming pinapaalis. Wala naman kami mapupuntahan. Anong gagawin namin sa kami pupunta? Wala naman kami matatakbuhan. Bakit daw ho kayo pinapaalis ni nanay? Dahil nga sa wala rin kami karapatan. Mga anak lang daw niya kami at siyang may karapatan daw dun. Gusto niyang masolo yung bahay, matirhan ng mga ano, bago niyang pamilya. Kami, hindi namin alam kung saan kaming ano, pupuntahan. Pero ikaw kayo, may asawa ka na? Meron, live-in partner po ako. So, kasama niyo rin yun sa bahay? Opo, kasama rin po. May trabaho ka ba, kuya? Wala po sa ngayon. Gano'n na katagal na nandun sa bahay ni nanay? Matagal na din po. Kuya, ano ha ang nangyari? Kaya kami inaway niyan. Nung kinabitan namin yung tatay niya ng kuryente, yun po yung mitya niyan. Hindi kami magkakaaway niyan talaga. Kinabitan lang namin si Lolo. Tapos, syempre, galit siya kay Tita Ling. Kaya siya nagalit din sa amin. Bakit namin kinabitan, wala na kami abiso. Bakit ka galit kay ate? Mm. Yung lahat ng ano ko, sinisilip niya. Yung kuryente ko, hindi siya, binypass niya ako, hindi siya nagpaalam. Pangalan ko yun eh. Dapat nagkabit ka ng kuryente sa mga anak ko. Kasi may mali din mga anak ko, hindi nagsabi, ma, pakakabitan ba kaya, natin to? Yung kuryente na nakapangalan sa'yo, ikaw ang nagbabayad continuous nun or siya? Hindi. Kayo ang nagbabayad? Hindi, ako muna nagbabayad kasi ako nakatira. Wala naman sila noon, hindi naman sila nakatira sa bahay. Ako nagbabayad ngayon nung lumapit. Bakit ayaw mo na makikabit si sister sa'yo? Tinanggalan niya kami ng kuryente, no? Nakasubmitter kami. Pinaya niya pa kami kay Gawad. Huwag na kayo makikikabit dito. Pinalabas niya, hindi kami nagbayad. Nagbayad kami. Kaya ka may hinanakit? Hinanakit ko kasi okay. Pinaya kami. Sige. Ayaw niya talagang kabitan niya noon pa man. Yung nakakabit pa siya sa kuryente ng tatay ko, hindi siya nagbabayad in full. Alam ko lahat yan kasi eto nagbayad si Tess ganito. Alam ko yan kasi isa din ako na namamahala dyan eh. Mandaraya siya sa bayaran. So naputulan na yun, hindi ko na inano. So nangakikabit na siya ngayon dyan kasi laki na ng bili. Nagpaupa siya, binabayaran siya ng umuupa sa kanya. Yung bayad noon, hindi niya agad binabayad. Eh pumapatong-patong na yung bills eh. Kumita na siya, hindi niya pa binibigay yung binayad nung nangungupahan sa kanya. Eh sino magsha-shoulder noon? Eh pangalan ni tatay yun. Kaya every time na ako ho naghahabol, bigay ako ng pera padala, habulin ng bayaran ng kuryente.
Hindi ko na mahawal, nagka-pandemya, nagkapatong-patong-patong na yung bayarin. Naputol na. Ngayon, nagpakabit ito, kinabit niya si ng kuryente ito, ayaw niya. May malalim siyang ano, sa inggit yan. Hindi ako naiinggit. Noong unang-una pa, tinulungan ka na namin. Iniwanan mo yung mga anak mo. Pinag-aral ko. Iniwanan! Sumama ka sa lalaki. Ako sumama? Wala kayong alam sa buhay ko. Alam namin ay yung mga anak mo. Iniwanan, dinukot kayo ng tatay niyo. Dinukot si kayo. Ana. Nakatrak kayo. Kayong sinungaling. Dinukot kayo ng tatay niyo. Dinukot kayo. Ayan, anak mo. Ayan ang magsasabi. Umuuwi kami ng probinsya. Nagpapadala ako linggo-linggo ng pera. Huwag kayong sinungaling. Nag-aaral pa ako ng first year pa lang ako noon. Nawawala ka sa umaga. Ako nawawala sa umaga. Ang hindi mo naman, Gelito. Nag-aaway kami ng magulang mo. Umiiwas ako dahil ayoko magkasakita kami. Dahil ang tatay mo, lasinggero, babaero, nananakit. Magigising mga kapatid ko sa umaga, mga walang almusal. Pumapasok ako noon, kaya may time na buhapalit. Alam mo nangyari na yon? Ang gulo na namin ng tatay mo na yon. May kuryente magulang natin. Anong ginawa niya? Nagpakabit sa lahat ng kapitbahay, may times pa. Isang tao, 5,000 binabayad. Hindi binayaran, 23 kaya ang bill, kaya naputulan na stress si tatay. Bakit hindi niya binayaran? Ang question, may pakialam ako eh. May pakialam ako, nasaan ang mga binayad ng tao? May kuryente si tatay. May kuryente si tatay. Ngayon lang naputo ng kuryente. Ngayon lang. Ako nagpakahirap niya sa Meralco. Biro mo yan. Pangalan mo lang yan, hindi mo pera yan. Kahit hindi ko pera yan, ako nagpakahirap niyan. Bakit sa tingin mo ate naiinggit sa'yo si Ma'am Marites? Yun yung sabi. Po yung lagi pong tinutulungan ng mga kapatid ko. Gustong-gusto niya po, ano po ako talaga sa ano. Sa walang-wala po ako. Tinatanong ni ate, nasa na daw yung mga pera na pinag-connect-connect? Kaya ako po siya pinutulan ng kuryente. Kasi katwira niya, sinisingil ko siya, pandemic naman daw po. Sabi ko, paano yung pag lumaki yung bill mo, mababayaran mo. Ito sinisingil ko na siya, 5,000 na, wala na raw siyang pera. Alam po ng mga kapatid ko po yan, mga anak niya, sabi ko, yung mama mo hindi nagbabayad ng ilaw. Reading ako ng reading. Sabi kong ganun sa kanya, kaya din nagkaugat. Pinabayaran niyo, isa inyo lang or pati yung kanila? Sa lahat sa amin yun, yung wala pa sila mga trabaho, binabayaran ko. Well, hindi pa nakatira sa akin yung anak ko na yun kasi may bahay yan po yan dito. Pero binibigyan ko nila pera. So way back noon pa yun. Uy, nagtitinda ako, may tindahan ako. Saka may atrasahod asawa ko, doon ko kinukuha. Binapaikot ko lahat yan, yung wala kang alam, Carol. Kasi yung inayunan mo yung iba. Alam ko na yung sinabi mo. Alam mo, kasi kaya ako nagte-text, gusto ko kayo makausap lahat. Alam hindi tayo nag-meeting. Alam ko na, hindi mo na hindi tayo nag-uusap, nagpo-poro para matapos yung problema. Post pero kayo Facebook, lang. Paano ako hindi magpo-post? Hindi nyo kami, hindi kami naiintindi sa inyo namin. Hindi nyo kami naiintindi. Gusto ko makausap yung asawa mo. Nagpapos ka, walang tumulong sa'yo. Ayan anak mo, may message ni Uma. Tulungan yung nanay nyo. Bigyan pagamot nyo, bigyan nyo ng gamot, bigyan nyo ng pagkain, di ba, Gorek? Hindi, ang sinabi ko, sinungaling ka, pinos mo doon, walang tumutulong sa'yo. Pero wag... Alam mo, sinabi ko kayo, ma, wag mo nang kalampagin ang mga anak ko. Wag mo nang kalampagin ang mga anak ko sa isusumbat na naman sa... Hindi ako, bahala dyan. Kakusapin ko lahat ng mga anak ko mo. Hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng ganyan. Ayan po. Kahit ano pa yung papel-papel mo. Okay, sige, wait lang. Ano ba yung nakikita mong solution dito, ate? Siguro po, gusto lang talaga din makuha ni mama yung parte niya sa bahay. Siguro kailangan niya siguro ng pera, nagmamadali siya sa pera. Eh, alam ko naman talaga, bebenta na rin yung bahay. Siguro, gusto niya na abonuhan na kagad yung perang makukuha niya na parte. Ikaw bilang ate, ano ang best way to do or may pag-asa pa ba na maayos yung relationship ninyo nila mami? Doon kinausap na namin siya na saan ayusin na. Kaya lang sabi niya may lamat na hindi na maayos. Yun, sabi niya, pinipilit namin ayusin, ayaw niya talaga eh. Tapos pumupunta pa siya sa lugar ng asawa ko, sinisiraan ako. Salita ka sa buong ano doon. Hindi ko pinapayayan dahil ba't kasi may ulo niya. Gusto mong kuhain yung mga taong testigo doon kung magbubunga nga ka doon, aga-aga. Sige nga, padalin mo. Ma'am Marites, ito. Anong gusto mong mangyari? Diretsahan na po. Wala, hindi na ko tayo. Paalisin sila nga sa bahay. Kailangan na namin itirahan. Dahil wala kami natitirahan. Iba sabi mo ibebenta? Eh, ang katindi pa na bebenta, dyan muna kami. Bakit ititira mo yung asawa mo? Yung asawa mo na yun, meron din ginawang ano yan sa mga anak mo. Paano ginawa? May ebidensya ka? Ito nga, tingnan mo ginawa sa mga anak mo. Kaya nag-asawa yan,
dahil minomolestya ng asawa ko. Bakit? Meron ka bang ebidensya? Ayan sa taong may ebidensya ka? Eh, gawa-gawa yan eh. Ayan na nagsasabi. Ako na to doon. Kahit ikamatay ko ngayon sa akin, nauupuan ko. Sino ho ang minomolestya ho? Yung bunso po. Anong ginawa? Ayun po, ano, yung asawa niya natutulog po kasi kami noon. Yung asawa niya. Ang likot ng kamay, kaya pala ginising ako ng kapatid ko. Nagpapasama mag-CR, yun pala yun. Hindi lang nagsasabi yung kapatid ko. Nalaman ko lang dahil may sulat siya. May sulat siya sa kaibigan niya doon sa kapitbahay namin, nalaman ko. Tapos sinabi namin sa kanya yun. Ano sabi niya? Baka napagkamalan lang ako. Nabanggit naman ni Sir Rafi, di ba? Yung bahay is owned ninyong magkakapatid. So the decision is magbubutuhan kayong magkakapatid. Ano ang mangyayari sa bahay? So, ibebenta po. Ngayon, ibebenta. Willing kayo, ma'am, approve kayo sa ibebenta na, tama? Okay. So, ang proposal naman pa ng isa ng kapatid ninyo, ma'am, ay while hindi pa doon nabebenta, yung mga bata daw aalis at sila ang titira doon. Okay ba kayo doon? Pwede ba sa baba na lang siya? At pwede ba ipatira mo na lang yung mga... Mapamangkin mo sa bahay ni tatay. Kasama yung asawa niya doon. Mampasiyan na lang yung bahay. Pagkaano, palaaway din yun. Eh. Hindi, ma'am. Test, ganito. Meron na sa inyong order ng BPO na hindi na kayo pwede magsama ni Reynard. O bakit nagsama pa kayo? Ma'am, bakit ho hindi sila pwede magsama? May issue na ba? Lagi sila nag-aaway, tapos lagi sila nasa barangay. Dahil ngayon, sa kanila, sabi, kaya kami lagi nag-aaway. Dahil sa kanila. Huwag na siyang pupunta doon, kailangan 15 meters away na hindi makalapit sa bahay niya. Matagal na yun, ma'am. Nag-post pa kami sa tapat ng bahay niya. Nabaliwala. Si sir na lang ang magpaparaya if you really want to stay sa bahay. So kayo, ma'am, meron bang space na ibibigay kayo for mommy? Or baka naman si mommy ay pagtulong-tulungan nyo dun pag bumalik? Yung kay mama na lang yung sa baba. Yung taas po, yung mga tatlong kapatid ko pong nakatira. Bale, yung magiging pintuan nila yung... hindi na sila gagamit ng pintuan sa baba eh. Bale, nakaharang na po yung ano. Doon na po dadaan sa bahay po nila. Kumbaga, walang pakialamanan. Ayun po, opo. Kuya, ma-assure ba natin kuya na hindi nyo guguluhin or walang gulong mangyayari? Walang pakialamanan? Oo, basta walang pakialamanan lang. Wala nang parinigan, wala nang kaway-away. Mas okay sa akin yung ganun. Ikaw kuya, ano naman ang mapapangako mo na walang gulo? Ganun lang din po. Walang pakialamanan, kanya-kanya. Okay lang na si mama dun sa baba, dun kay sa taas? Mm-mm. Basta hindi na siya yung tatakbo na naaway siya ng asawa niya. Kung mag-away sila, wala na kayo dun, labas na? Okay lang dun. Okay. Si ate? Yun na lang po, okay na po yun sa baba. Si mama, wala nang ano, wala sana nga wala na talagang away. Love na lang. Ganon din po, yung wala nang away. Huwag nang magpaparinig-parinig. Okay lang naman po sa akin, basta ito lalo pong parinigan talaga. Kasi sa akin siya inggit na inggit po, di ba? Gigil na gigil siya sa akin eh. Basta ito lalo po ako narinig at parinig, wala siyang maano sa akin. Wish ko sana, ayoko ng gulo. Okay. Yung ganyan, patahimikin ako. Ang wish ni nanay ay sana wag na siyang i-stressin at wag susumbatan. Dahil kahit pa paano mas matanda pa rin naman. O ate, message kay nanay in behalf of mga kapatid. Ayun po, magbago na ang lahat. Maging masaya na lang lahat. Karoon ng kasunduan ng mga sumusunod. Una, pumapayag na si Marites Sabado na titira ang kanyang mga anak sa parting itaas ng kanyang tinitiran. Ikalawa, ang pagbabayad sa konsumo na magkabilang panig sa kuryente ay paghahatian ng parehas na bayad. Ikatlo, hindi na rin sila magpaparinigan sa isa't isa. Ikaapat, at kung sakaling mabenta na ang kanilang bahay, aalis sa magkabilang panig at dudulog silang lahat dito sa barangay sa oras na magkaroon na ng bayaran at partihan. Magpipiyan naman tayo, regaling sa kagustuhin niya lahat. Regaling niya lahat, ma'am. After nito, pupunta natin bahay para yung mga gamit. Ma-divide na rin kung yung mga gamit maiwan doon, para yung gamit na nandun. Kaya nandito tayo para maayos, masolusyon yung problema. So pag-iwiwalay natin ito, may magandang ano, painuntunan. Yun lang ha. Yung bahay ni ng magkakapatid na pinagtatalo-talunan. Totally pupuntahan namin yung bahay ni Marites para matuloy siya roon, para yung anak niya nakatuloy doon, ma-divide sila, maligay dito sila sa second floor.
dito tayo sa first floor. So dito kayo ate maninirahan, tama? Okay. So samantalang yung mga iba niyong anak doon sa taas. Tama? Opo. Okay. Ito mga gamit dito, maalis dito. Para yung mga gamit mo doon kung saan ka nakatira, madala rito. Yun lang, okay. Itong dinasal ko, talaga natupad. Dahil hindi natutulog ang Panginoon, nabigyan ako ng kasagutan sa lahat ng problema ko. Ngayon, naluwagan ako niya dahil nakita ko sila, nakakausap-usap kami, pati ng mga kapatid ko. Alam ko rin ang nararamdaman nila para sa akin. Kasi napakaulirang ina ko. Hindi ako masamang ina para sa kanila, totoo lang. Lahat ginawa ko, sakripisyo, tumaya akong ama't ina sa kanila. Lahat, hanggang sa mawalan sila ng tatay, andito sila sa akin. Hindi ko sila pinabayaan. Wala akong magawa dahil wala akong matatag na hanap buhay, sir. Grabe, dahil hindi naman ako makatrabaho ng maganda. Nandito lang ako sa bahay, nag-aasikaso sa pamilya. Para matugunan ko lahat ang mga pangailangan ng mga anak ko. Madamayan ko sila sa mga problema. Wala man ako maitulong sa kanilang financial. Yun lang ang maitutulong ko, yung samahan sila gabayan. Inaasahan namin na sa muli namin pagbalik dito ay okay na. Wala nang gulo dito sa family nila, Ate Marites. At muli, Ate, ay okay ka na. Nandito ka na ulit sa bahay nyo. And hopefully, mabenta na rin itong bahay para lahat ay maging mag-move on isa-isa. Okay po? Iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tulungan.